isinilang si Loris Guillen noong January 31, 1947. Siya ay isang kilalang aktres at direktor sa ating bansa. Isa rin siyang college professor. Nag-aral si Loris sa St. Therese College sa Cebu City. Kumuha siya ng AB English degree at nagtapos rin siya ng MS in Communication sa Ateneo de Manila University kung saan. Doon rin siya nagturo sa kolehiyo. Pagkatapos ay kumuha siya ng television production course sa ilalim ng Nestor Torre noong 1967. Nagsimula siyang umarte sa mga palabas noong napabilang siya sa pelikulang Tinimbang Ka Ngunit Kulang at sa dramang A Dangerous Life. Ilan sa mga pelikulang kanyang nagawa ay Lunes, Martes noong 1975, Inay noong 1977, Init noong 1978, Ina, Kapatid, Anak noong 1979 at sa pelikulang Nagalit ang Buwan sa Haba ng Gabi noong 1990. Ang sikat na aktor na si Johnny Delgado ang naging asawa ni Loris kung saan nagkaroon sila ng dalawang anak. Narito't kilalanin natin sila. Number 1, Ana Feleo. Si Ana Feleo marahil ay ang iyong paboritong supporting actress para sa anumang telepantas siyang maaari mong isipin. Ginamparan rin niya ang matapat na pinagkakatiwalaang si Hades sa Lerio sa Encantadia. Ang misteryosong bayang sa Amaya, isang cameo role sa Ang Panday. Kapansin-pansin rin ang kanyang husay at kasanayan sa pag-arte dahil tunay na dumadaloy ang talentong ito mula sa kanyang mga magulang. Siyang panganay na anak ng yumaong multi-award actor na si Johnny Delgado at ng award-winning na direktor ng mga pelikula na si Loris Guillen. Sinimula ni Ana ang kanyang karera bilang isang modelo at kalaunan na nakipagsapalaran sa mundo ng industriya. Nagtapos si Ana ng College of Music sa University of the Philippines. Number 2, Ina Feleo. Si Irina Guillen Feleo ay pinanganak noong Desyembre 29 sa 1986. Mas kilala siya bilang si Ina Feleo. Siya ay isang artista, figure skater, dancer at manunulat. Sumikat siya dahil ginampanan niya ang pagiging kontrabida bilang si Odessa sa romantiko horror drama ng JMA Network na Hanggang Makita Kang Muli. Sa pagitan ng edad ng 9 at 16, ay nagsanay si Ina bilang isang figure skater dito sa ating bansa. Ngunit lumipat ito sa USA dahil sa kawalan ng pasilidad sa ating bansa. Sa pagitan ng 2003 at 2008, siya ay naging kasapi ng Bayanihan Dance Company at nalibot na niya ang iba't ibang bansa dahil dito. Nagtapos siya sa Ateneo de Manila University na may degreeng creative writing. Sinubukan niyang makipagsapalaran sa mundo ng industriya. Nagsimula siya bilang dancer at maging sa speaking roles. Nakatanggap siya bilang Best Performance of an Actress Award sa Sidimalaya para sa kanyang pagganap sa pelikulang Endo. Noong 2019 ay na-engage si Ina sa kanyang longtime boyfriend at nagpakasal sila noong December 2020. Subscribe sa aming YouTube channel para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga videos sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kasama.